May kamag-anak o kaibigan ka bang nakatira o nagbabakasyon abroad? Halina't hikayatin silang magrehistro para makaboto. Narito ang kanilang mga dapat gawin. Pumunta sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon, polo o meko o sa mga nakaschedule na overseas outreach field mobile at akyat barko sa inyong lugar. Huwag kalimutang magdala ng valid Philippine passport. Kung ikaw ay seaman, dalhin ang photocopy ng seaman's book. Para naman sa mga dual citizen, dalhin ang mga dokumento na nagpapatunay ng inyong pagka-Pilipino. Kung sila naman ay nasa Pilipinas pero alam nilang nasa abroad sila simula April 13 hanggang May 13, 2019, pwede silang magparehistro para makaboto sa overseas voter registration centers na aprobado ng COMELEC at TFA-OVS. Ano pang hinihintay nyo? Maaring magparehistro hanggang September 30, 2018. Tandaan, your vote is our country's future. Register and vote! Para sa mga karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na embahada, konsulado, misyon o meko, o mag-log on sa www.dfa-oavs.gov.ph o sa www.comelec.gov.ph. Isang paalala mula sa COMELEC, DFA at Panahon TV. Good morning, kayo ay nakatutok pa rin sa Panahon TV. Sa nalalapit na paglabas ng bagyong paeng sa Philippine Area of Responsibility, ano nga ba ang inaasahang magiging lagay ng panahon sa inyong lugar? Narito ang 3-day weather forecast mula sa PAGASA. Kung balak mo umakyat sa Baguio City upang matikman ang famous nilang strawberry taho, asahan ang pangkalahatang maaliwal sa panahon sa susunod na 3 araw. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 15 to 24 degrees Celsius. Kung balak mo naman mamasyal sa sikat na Intramuros sa Metro Manila, asahan rin ang all good weather condition in the next 3 days. Pero may chance pa rin yan ng pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pagdating ng hapon o gabi. Dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang temperatura aabot sa 33 degrees Celsius. Kung balak mo naman dumayo sa Cebu para matikman ang famous nilang lechon Cebu, asahan ang pangkalahatang maaliwal sa panahon na magpapatuloy hanggang sa Biyernes. Pero pagdating ng Sabado, asahan na ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Durian, capital of the Philippines, Davao, asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon sa susunod na 3 araw. Pero may chance pa rin yan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura papalo ng 33 degrees Celsius. At sa Zamboanga, asahan ang pangkalahatang maaliwala sa panahon na magpapatuloy rin hanggang sa Biyernes. Pero may chance pa rin yan na mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog pagdating ng hapon o gabi. Kaya huwag kalilimutan magdala ng payong. Pagdating ng Sabado, asahan na ang mga pag-ulan na may kasamang pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Diyan naman kayo magbabalik ang Panahon TV.